Diyama, I owe you one. Ngayon, masasabi ko na bilib ako sa kakayalala sa pag-inimbagpalik ako. Si Julian, papunta na kay Romulo at sa oras na magkita yung dalawang yun, mawawala tayo ng pagkakataon na patahimikin siya. Si Nanay Melda lang bahala magdala siya sa daddy. Ay, kasi gutom na. Paano tayo makakalis? Ay, mukhang nakabantay po siya sa labas. Lalabas lang ng matanda, kasama yung kapatid mo din. Sundan niya siya, please. Ayos na kapinod. Stick ko yan, ah. Naalala mo ba yung kaso ni Jose Paulo de Jesus? Yung footage na yun, anak, is more than enough para ma-acquit siya sa mga binibintang sa kanyang kasalanan. Then why did you choose to convict him, Dad? Kasi yun ang utos ng mami mo, eh. You're a dead man. Nandito siya, anak, para tulungan tayo. Kasi siya si Alyas Robin Hood. Taka sila, tara na! Walang kwenta yung si Tanda, di ka na! Sila mahabol, hindi nyo na sila makikita! Sige na, ako nang bahala rito. Bye! Alyas Robin Hood! Umalis ka dyan sa awan ni Miss Venus! Get! Ah! Hindi ka lang cute, matagal na kitang sinasabi. Hindi pala siya sinasabihan. Dahil sabi niya cute pa ako. Demonyo ka! Umalis ka sa pao! Ay, oh! Eh, panakot lang sa imo ni Ray! Meron ba mangyayari sa amin nung anak ko? It's going to be on you. Give me back my son! Hindi ko naiintindihan! Bakit mo ba kailangan bumalik dito? Hello! I can have you thrown out of your office in a snap. Siyempre, magkakampi tayo. Kaya walang laglaga na magagana. I love you, sis. Si Judge Romulo na sa mga polis na. Umaamin na siya na inutusan lang siya ni Maggie Balbuena. I convict ako. You just might be able to help. I need to get some information from Daniel. Anything for you, Dave. Masisisi mo ba ako kung magalit ako siya, Pepe? Wala na mga tao kakampi. Wala na mga taong magmamahal sa akin. Kahit kailan, hindi ko ginusto mong saktan. Mahal kita. Alam ko na kung anong klaseng kayong pagkatao, Mami. Hindi ko na kaya pumila dito with you. Dean! Gusto mo umalis dito? You wanna leave? Subukan mo. Mahal ko talaga si Julia. Sana pwede ko siyang damayan ngayon. All I need is mahanap ko si Lizzie. Kailangan ko siyang makausap. Hindi ko na siya ulit makita. Totoo bang magte-testify si Judge Romulo kay Tita Maggie? Hindi ka dapat nagtatanong sa akin ng ganyan. Ano pa sinabi sa'yo ni Dean? Sinabi ba niya na ikinalaman to sa kaso ng ex mo, aring na frame up lang siya? Wala na si Pepe. Matagal na siyang patay. Si Dean lang ang concern ko kasi siya ang boyfriend ko. Alay! Ah! Ay! Kung mahal mo talaga ako eh, halikan mo ako. Isang matamis at marugtok na halay. Enjoy na enjoy tayo dyan sa drama, ha? Pahalikan ko siya. Venus. Venus? Sandali, ano ginagawa mo? Kung mahal kita, kailangan halikan kita. Yung matamis at marudol. Venus. Venus. Okay ka lang? Venus, nandito ako para mag-sorry. Doon sa nangyari bago ka umalis. Sorry rin balita sa'yo na may linaw na yung kaso ko. Pwede na ako ma-absuelto. Talaga? At hindi ako abot dito kundi ako tinulungan ng isang napakabait na tao na iniligtas ako at hindi ako iniwan. Masaya ako para sa'yo. Sandali lang, may tatawagan lang ako. Venus? Madalala, Mr. Wilson, hindi kailangan. In fact, hindi natin kailangan mag-panic dahil si Romulo, wala naman siya ibang ebidensya. So, ibig sabihin, it's your word against his. It should be an easy fight. Yeah, but he's a judge. And he's got a reputation. Marami siyang kaibigan dyan sa Justice and Security Department. Maki, huwag kakalimot. Dahil tayo, marami tayo hawak sa leeg. Kung kailangan sakal, ikaw sabi mo lang akin. Wilson, you really stop doing that. Hindi naman nakakatulong yung ginagawa mo. I don't even understand kung bakit kailangan makarating tayo sa ganito eh. Bakit pa yung Romulo na yan, ginagawa niyang lahat, and he's willing to sacrifice everything for Alyas Robin Hood. Dapat patay na yan eh. Bakit ba hindi mamamatay-matay ang taong yan? And besides, hindi ba sinabi naman ng partner niya, kakampi na natin siya? Oo nga! Oh, she said she was gonna kill him for us! Naghihintay lang si Venus, ma'am. Habang si Pepe naman, si Robo lang inaatupag.
Well, that's no excuse, Dean. Look, kailangan mawala na yan, alias Robin Hood na yan. Or Pepe, or whatever he's called. He has to be dead. I want him dead. At titigilan naman ang lahat na to kung wala na siya. I want him dead. Si Venus. Ala eh, good news lang gusto kong marinig. Sabi mo tawagan kita kapag dumating na si Pepe. Oh, nandiyan siya? Oo. Ala eh, patayin mo na ngayon din. Tatapos din yung problema natin dyan sa Robin Hood na yan. Ano ibig mo sabihin? Ibang-iba na si Miss Venus. Parang may mali sa kanya. May kakaibang nangyari sa kanya doon sa sinukuan. Sinukuan? Retreat house para sa mga suko na at sinukuan ng pag-ibig. Nandun kami para mag-recover sa heartbreak namin. Pero sabi ni Miss Sarri, nakita niya doon yung monghe na may punto. Monghe na may punto? Alay! Sa kapaparoon, makikidaan lang sana. Alay, hindi pwede. Si Llama. Teka, sabi mo si Sarri? Nandun si Sarri? Nagkita sila ni Sarri? Hindi lang nagkita. Paulit-ulit na nagharap. Nagpatutsetdahan, nag-okraya, nagdramahan. Kanya-kanyang labasan ng mga hugot. Nananahimik ako dito! Nananahimik din ako! Kaming dalawa ni Chris, nananahimik kami, pero ikaw, pumasok ka sa buhay namin. Sinira mo lahat ng meron kami! I'm here dahil gusto ko mag-move on sa namatay kong boyfriend, si Pepe. At oo, kamukha siya ni Chris, yung fiancé mo. And maybe I did flirt with him a bit. Pero tapos na yun. Alam ko na hindi siya si Pepe. End of story! Yung iyo ni si Chris Monifacio. Hindi ko na problema kung bakit ayaw niyo na sa'yo. Actually, Pepe, meron kang dapat malaman tungkol kay Sarri. You can deny all you want. Pero alam ko na ang totoo. Buhay si Pepe. I took a DNA test. Oh, kinuha ko yung blood na napunta sa damit ko. Yung blood ni Chris. And I got a specimen of Tita Julie secretly. Anong dapat malaman ko tungkol Sarri? Ang bilis naman umalis ng tito mo. Alam mo, aaminin ko, ah. Mas safe sa pakiramdam ko nandito si Robin Hood. Babalik siguro si tito kapag ginagalit sa kanya si daddy. O kaya kapag naobswato na siya sa kaso niya, makauwi na rin kami. Pero yung inaalala ko ngayon, si Julian, eh. Sana hindi siya iwan ni Rex. Tino, speaking of Julian, si Miss Sarri kasi, alam niya na... Rida! Kuha mo kami ng drinks. Mainit o malamig? Bahala ka na. Okay, Miss Venus. Venus. Ano nangyari sa isa? Sinukuan? Lizzie, nagmamakaawa na siya. Anong sasabihin ko? Petray, magagalit si Nene kapag nalaman niya na sinabi natin kay Julian kung nasan tayo. Eh, anong gagawin ko? Si Julian ba yung tinatext ninyo? Ah!
Jesus, ano pa nangyayari sa'yo? Alam kong galit ka sa akin, pero kailangan ba patayin mo ako? Nay, nag-worry lang naman po kami kay Julian. Baka wala siyang kasama ngayon, eh. Matindi po yung pinagdadaanan ni Julian ngayon. Nandun ako. Pero hindi ka naman masyadong sigurado na si Julian talaga ang kausap mo. Baka mamaya ay ginagamit na siya ng magi na yan, inuutusan, para matuntun tayo. Alam niyo na nasa panganibang buhay natin. Sorry na po, Aling Judy. Wala naman po kaming sinabi kay Julian. Dapat lang. At hindi na mauulit ito, ha? Opo. Okay lang yan. Yes, Betray! Di ko sasabihin kung nasaan si Lizzie. Huwag ka na magte-text dito. What? Alyas, tama na! Tama na! Alyas! Tama na! Alyas! Tama ka! Tama na! Tama ka! Binig ka sa akin! Alyas, naiintindihan kita. Naiintindihan ko kung bakit ganyan ang galit mo sa akin. Alam ko ang kasalanan ko sa'yo. At ang kapal na mukha ko para gawin sa'yo ito. Wala ako dito kundi dahil sa'yo, Venus. Ikaw ang sumagip sa buhay ko. Eh, Venus, patawarin mo sana ako. At Venus, gusto kong malaman mo na mahalaga ka sa'kin. Hindi ko lang masabi sa'yo dati dahil kay Sarri. Pero mahalaga ka sa'kin. Pepe? 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 Virus. Lae, patayin mo na ngayon din. Pepe? Miss Venus, catch! Uminom ka na muna, Miss Venus. Kahit dalawahin mo pa, para chill. Doon ka muna sa kitchen, Pepe. May first aid kit doon. Sige na. Relax, Mom. You shouldn't be so tense. Sinabi ni Richie na, inutos lang niya kay Venus na tuluyan si Pepe. Yun ang mangyayari. Trust me, I've seen Liama's work. He's used it on Sarri. Perfect, Mom. I wanted to be 100% sure bago ako mag-relax, Dean. Gino, ikaw sabi, Venus, pagpatay niya nga Robin Hood, punta siya dito. Magkakaroon tayong party-party. Boss, pwedeng makahingi ng 10,000. Bakit? Nagpapabayad si Venus? Hindi si Venus yung cellphone ko. Mapuputulan na daw ako eh kapag hindi ako nagbayad ng 10,000. Eh, baka hindi natin ma-receive yung tawag ni Venus. Oh my God! Okay ka lang, Miss Venus. Dati-rati, hindi ka naman napapagod kapag nag-sparring kayo ni Pepe. Pepe. Frida, kailangan mo kong tulungan. May kailangan akong gawin eh. Kay Pepe?
Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Miss Venus. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Anong kailangan mong gawin? Ako nang bahala dito, Miss Venus. Pagod ka eh. Hello? Alay, kamusta? Anong sabi mo? Sino to? Sino bang tinatawagan mo? At sino ka? Si Venus ang kailangan kong makausap. Sino ka bang talaga? Oh, what? Don't tell me nawawala ang assassin mo. Eh, yung intrimitida niyang yaya. Mag-antay na lang tayo, baka tatawag din yung si Venus. No, I can't sit here and wait. I have to meet our lawyers. But I need to hear good news from you, ha, Chino? Magi! Ikaw ba pasweldo dito, Chino? Dami ka utos, ha? Baka gusto mo, doon ka na lipat. Sino yun? Wala. Wrong number. Mabuti pa, magpahinga ka na muna. Inumin mo tong gamot. Para walang makaistorbo sa'yo habang natutulog ka. Sige na, hangga ka na. Good morning po. Nandito po pa si Kuya Jack. Jack? 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 Sino yon? Wala kaming kilalang ganun. Po, bahay niya po to, di ba? Sino po ba kayo? Ba't niyo po hinahanap si Papu? Ako po si Julian. Julian Balbuena. Boyfriend po ni Lizzie. Hinahanap ko po kasi siya. Balbuena? Yun ang kalaban! Huh? Sobat! Di po! Lizzie. Hoy. Hoy. May nangat ako na baka masugat ka dyan. Ano ba problema? Sorry po, Nanay. Hindi ko kasi madas sa isip kasi Julian eh. Nag-aalala ako para sa kanya, Nanay. Gusto ko malaman kung safe siya, kung okay lang ba siya. Feeling ko po kasi may hindi magandang nangyayari. Tapos mag-isa lang siya. Alam ko kailangan niyo ako, pero wala ako dun para dabayan siya. Mana. Hindi ka maniniwala, pero naiintindihan kita. At hangat ko rin ang kaligtasan ni Julian. Kailangan wala tayong magawa eh. Nakatali ang mga kamay natin, hindi tayo makalabas sa lugar na ito. Ang pwede lang natin gawin at ay ang magdasal. Pagdasal mo na lang muna si Julian na maging ligtas siya.
Nagbago si Miss Venus simula nung binigyan siya ng mind cleansing therapy dun sa sinukuan. Bago yon, normal naman siya. Masungit, antipatika, maldita. Niyaya pa nga niya si Miss Sarri na mag-mud wrestling. Mud wrestling? Ano, nag-away sila? Naglaban sila? Siyempre hindi pumatol si Miss Sarri. Dahil alam na niya kung anong totoo tungkol sa'yo. Totoo? Anong alam ni Sarri? Anong totoo? Ikaw naman kasi. Nag-iwan ka ng dugo sa damit niya. Pina-DNA daw niya yon. Kaya napatunayan niyang ikaw si Pepe. May tama ka. Teka, kung nalaman ni Sarri, bakit di siya pumunta sa akin? Bakit siya nasa sinukuan? Dahil gusto niya mag-move on, kaya nire-respeto niya ang desisyon mo. Dahil alam niya na kaya ka daw lumalayo, para maprotektahan siya. Dahil mahal mo raw siya. Pero lagi pa rin siyang umiiyak kapag binabanggit ka. Sa palagay ko, mahal na mahal ka talaga ni Miss Sarri. Ang swerte mo, Pepe. Dalawang babaeng totoong nagmamahal sa'yo. Hindi nga lang kasing ganda ko. So paano? Wala ka ng dahilan para itago pa ang sarili mo kay Miss Sarri dahil booking ka na niya. Ano, pupuntahan mo na siya? Happily ever after na kayo? Paano naman si Miss Venus ko? Alam mo ba kung paano ako napasok kay Miss Venus? Sabi niya magaling ka daw sumisid. Ng perlas. Magaling ka daw sa tubig. Magaling ka lumawi. Ay, noon pa yun. 6 years old pa lang ako. Nung nagdalaga ako, pumasok ako sa kumbento. Oh? Sagmadre ka? I know, right? Kaya nga lumabas rin ako eh. Dahil na-realize ko na hindi para sa akin ang mundo ng religious. Pero wala akong mapuntahan. Palaboy-laboy ako. Wala akong makain. Hanggang sa nakita ko si Miss Venus. Kinup ko pa niya? Hindi. Pinakulong niya ako. Napadaan kasi siya sa harap ko. At nahulog yung suot niya ang porseras. Kumikinang-kinang. Akala ko hulog na yun ng langit, kaya kinuha ko. Nakita ko ni Miss Venus. Kaya diretso kami sa presinto. Nung nasa bilangguan ako, dinalaw niya ako. Dinala niya ako ng pagkain. Sinabi niya sa akin na kailangan daw nila ng katulong. Sabi ko sa kanya, handa ako magtrabaho sa kanila kahit walang sweldo. Basta iatras lang niya ang kaso. Kaya sabay na kaming umuwi noon. 10 years ago yun. Hanggang ngayon, wala pa rin akong sweldo. Interesting yung kwento mo, ah. Ganda. Pero, anong kinalaman nun sa pinagdadaanan ko? Oh, yan yung bracelet? Binigay niya sa akin ito noon. Nung nag-isang taon na ako dito. Sabi niya sa akin, pwede na akong umalis. Magsimula ng bagong buhay. Alam mo ba kung magkano to, Pepe? 5? 10,000? Ang cheap! Tingnan mo ang mabuti. Ilan? 4.6 million pesos ito, nung pina-appraise ko. At 2 years ago pa yun. Pwedeng-pwede na akong umalis. Pwede na akong mamuhay bilang ex-madre, ex-convict, multimillionaire. Pero hindi ko ginawa. Okay. So? Ang point ko lang, Pepe, hindi mahirap mahalin si Miss Venus. At kapag minahal mo siya, malalaman mo na hindi mo siya kayang iwan. Kaya ito, hashtag, may forever ako sa pagiging yaya niya. Okay.
Pepe. Pepe. Lahat ng bagay na ginawa ko para sa iyo yun. Kung tinaya ko man yung buhay ko, choice ko yun. Pepe? Milos. Pero hindi pa ba yun sapat? Matagal mo nang alam na mahal kita, Pepe. Kaya lahat ginagawa ko, binubuhis ko yung buhay ko para sa'yo. Ano sasabihin mo sa akin? Thank you? Handa na nga akong mahalin ka. Pero bumalik siya. Si Frida. Mahal kita, Venus. Di ko lang maamin sa sarili ko to, Nonner. Di ko naman na inaasahan na mangyayari to. Pasensya ka na. Si Raul, minahal mo eh. Pero babawi ako. Patutunayan ko sa'yo ang nararamdaman ko. Pero bago yan, may kailangan akong gawin. Kahanapin ko kung sino may gawa sa'yo nito. Babawi ako sa'yo. Pangako. Jail. Kahit nakatitig ng kasong isang basakin, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Everything will be gone. Kaso kayo dali habang wala si Miss Venus. Mahal ko, kapatid mo. I'm sure dati palang alam mo na yan. Oo, kalo ko. Wala kang chance sa kanya. Sana umabusuhin, kapatid. Huwag mo siyang gamitin para makakuha na impormasyon tungkol sa nanay mo. It's more of hypnotism. Mind control. Tapos, kokontrolin ka nila with a code word. Like you mean, I love you? Kailangan masiguro natin, nakakampi pa rin natin si Venus. Chino. Yama. Napatay mo si Pepe. Mahal kita, Venus. Marami yung Pepe.